Sa panahon ngayon, marami na ang nagiging interesado sa investing. Dumarami na rin ang mga open-minded sa mga tinatawag na investment. Ang stock market ay isa sa mga magagandang investing ngayon. Although marami na ang nagiging interesado sa stock market investing, marami pa rin ang hindi nag-i-invest dahil sa maling pagkaunawa o paniniwala tungkol sa ganitong investment. Mga maling pagkakaunawa na narinig lang nila sa ibang tao, sa mga kaibigan, sa mga kapamilya at iba pa. Kaya ang topic ko sa vlog na ito ay ang ipaunawa sa inyo ang mga maling paniniwala tungkol sa stock market na humahadlang sa ibang tao para magsimulang mag-invest. Kung bago po kayo dito sa channel ko, consider subscribing. At huwag niyo pong kalimutang i-hit yung bell button para makatanggap kayo ng notification sa mga susunod ko pang video. Okay, simulan na natin. Mga maling pagkakaunawa sa stock market investing. Number 1. Stock market is like gambling. Ito yung pinaka-common na maling pagkaunawa ng karaniwang Pinoy tungkol sa stock market, lalo na yung mga mababa ang financial literacy. Isa-isahin muna natin ang mga similarities ng stock market at ng gambling. Ang unang pagkakapareho nila ay pareho silang may kinalaman sa pera at swerte. Pangalawa, ito ay walang garantiya. Pwede kang matalo at pwede ka ring manalo. Pangatlong pagkakapareho ay ang tinatawag na risk o panganib na malugi ka. Kaya ang akala ng karamihan, ang stock market ay isang uri ng gambling o sugal. Ang mga pagkakaiba naman ng gambling at ng stock market investing ang pagtuunan natin ng pansin. Ang gambling ay basically game of chance na kung saan meron kang 50-50 chance. Laging 50% lang ang chance mo sa gambling. Sa stock market investing naman ay may mga iba't ibang strategies. Ang isang strategy ay ang malaman mo dapat ang risk and reward ratio sa stock market investing para mabago mo ang chances of winning mo. Para mas tumaas yung chances of winning mo sa stock market, kailangan mo ding mapataas ang knowledge and skills mo sa larangang ito. Dapat matutunan mo kung paano mag-follow ng trend, pag-aralan ang mga patterns, fundamental analysis at technical analysis, at proper studies and training ang kailangan. Yan ang pinakamalaking pagkakaiba ng stock market at gambling. Sa gambling, lagi ka lang nakadepende sa swerte at minsan lang dumarating ang swerte or luck. Number 2. Stock investing is only for the rich people. Karamihan sa mga Pinoy ay inaakala nila na pangmayaman lang ang stock market. Iniisip nila na dapat marami kang pera para mag-invest sa stock market. Hindi kailangan na mayroon ka munang 1 million o 100,000 pesos para makapag-invest sa stock market. Sa katunayan, kahit 1,000 pesos lang ang pera mo, pwede ka na makapagsimulang mag-invest. Noong nag-open nga ako ng account ko sa stock brokerage na napili ko, 5,000 pesos lang ang minimum na kailangan para makapagsimulang mag-invest. Noon kasi na hindi pa uso ang online brokerage company, ay kapag less than 100,000 pesos ang pera mo, less priority ka ng mga traditional na stock broker. Pero sa panahon ngayon na marami na ang online brokerage company, kahit sino ka pa o kahit nasaan ka pa, o kahit gaano kaliit ang kapital mo, maaari ka na makapagsimulang mag-invest sa stock market. Kahit yung mga kilalang sikat na investor na si Warren Buffett, maliit lang na halaga ang ginamit niya para makapagsimula siyang mag-invest noong 11 years old pa lang siya. Sa investing kasi, hindi pera ang pinakamahalagang sangkap sa pag-asenso, kundi ang oras o ang time. Kahit sino pwede makapagsimulang mag-invest kahit sa maliit na halaga lamang. Number 3. Investing in stock market needs a lot of time. Ang akala ng iba, kailangan mong paglaanan ng malaking oras ang pag-i-invest sa stock market. Pero sa panahon ngayon, napakabilis na ng mga pagbabago dahil sa tulong ng teknolohiya. Kahit nasaan ka man, isang click lang, makakalap mo na agad ang mga informasyon na kailangan mo. Kahit nasa kahabaan ka ng EDSA at naipit ka sa traffic, pwede mong mabasa ang fundamentals ng company. Kahit few minutes nga lang ng break time mo sa work, pwede mo nang ma-check ang portfolio mo o ang trade mo kung ikaw man ay isang trader.
Dahil ang mga brokerage company ngayon ay mayroon na ring mobile apps, mas pinasimple na ang investing ngayon. Kung ang timeline mo sa stock market investing is very long term, halimbawa 20 years or more, di mo kailangan na i-check ang portfolio mo everyday. Kahit once a month lang or kahit every quarter lang mo lang i-check, okay lang. Kung ikaw naman ay mas maraming oras, pwede ka rin namang maging quick trader. Di mo na kailangan magbasa ng isang buong financial newspaper o business magazines. Di mo na rin kailangan tumawag sa broker mo para lang mag-invest. Pwede kang mag-invest kahit ilang oras lang ang kaya mong ibigay every week. Kahit isang beses lang sa isang buwan mo tingnan ang portfolio mo, pwede ka pa rin mag-invest. Number 4. Investing in stock market is very risky. Generally, ang tinatawag na risk ay nagmumula sa kung hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Kung hindi mo pag-aaralan ang stock market, basta ka na lang mag-i-invest, ito ay risky. Ang lagi kong pinapaalala at binabanggit, never invest in something that you do not understand. Kapag nag-invest ka sa kahit anong klaseng investment vehicle na hindi mo alam kung paano ka pwedeng kumita, yun ay isang napaka-risky na desisyon. Kailangan pag-aralan mo muna. Do your due diligence. Kapag napag-aralan mo na ito, mas mataas na ang reward at magiging mas mababa na ang risk na haharapin mo. Sa stock market investing, kailangan mapag-aralan mo kung paano mo mababago ang risk and reward ratio. At pwede mo pang gamitin yung diversification na strategy para mabawasan ang risk mo. Kung ikukumpara mo ang stock investing sa alam mong investment na naikwento lang sa iyo ng kakilala mo, sa tingin mo, alin kaya ang mas risky? Ang stocks ay ini-issue ng PSE o Philippine Stock Exchange via listed companies. At ang pera mo ay nakalagay sa mga pinakamalalaki at kilalang company or corporations na alam mong may mahaba ng track record sa business nila. Samantalang yung investment kuno na naikwento lang sa iyo ng kaibigan mo o kakilala mo na mayroong more than 30% return monthly at guaranteed for life, hindi ba't yun ang masasabi nating risky? Ni hindi mo nga alam kung saan mapupunta yung pinag-invest mo. Wala kang ideya kung paano lumalago ng 30% monthly yung pera mo doon. Kaya mas risky yung ganong investment. At nauuwi yun sa isang investment scam. Okay, i-recap po natin yung apat na maling pagkaunawa sa stock market investing. Una, ang stock market po ay hindi isang uri ng gambling at hindi ito gambling. Number 2, ang stock market investing ay hindi lang para sa mga mayayamang tao. Kahit konti lang ang kapital mo, pwede ka na magsimula. Sa stock market investing kasi, pwede mong mabago yung risk and reward ratio. Depende sa iyong strategy. Number 3, hindi totoo na dapat marami kang oras para mabantayan ang stock market. Kahit isang oras lang sa isang araw, pwede na. O kahit isang araw lang sa isang buwan, pwede na. Depende sa iyong timeline. Number 4, investing in stock market ay hindi gaanong risky. Pwede mo kasing gamitan ng diversification. Kung napaka-long term ng timeline mo, mababawasan ang pagiging risky nito. Okay, sana po ay may natutunan kayo sa video ko ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please give me a thumbs up. At i-share niyo na rin ito sa iba para may matutunan din sila. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kung may tanong po kayo o suggestion, just write it on the comment box below. Hanggang sa susunod po na video, thank you for watching. Happy investing!